Isang grupo mula sa pribadong sektor ang nagpetisyon sa internet para makalikom ng perang ipantutulong sa mga sundalo na kaistasyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Balak ng grupong bilhan ang mga sundalo ng iba't ibang gamit na magpapadali ng kanilang buhay sa laot. Live muna sa Quezon City, may report si Bam Alegre. Bam! Joseph, sa kabila ng tensyon sa West Philippine Sea, hindi dapat natin malimutan na may ilan tayong mga kababayan na nandyan. May mga sundalo, meron ding mga residente. Kaya isang grupo mula sa social media, kasama sila Carla Seldran at ilang mga netizen, ang may layunin na tulungan yung mga kababayan natin sa Spratlys. Narito ang ulat. Tanging ang kinakalawang na BFP Sierra Madre ang namamagitan sa mga sundalo natin at sa kalawakan ng West Philippine Sea. Bukod sa alitan sa teritoryo, malaking hamon sa ating sandatahang lakas, ang pangungulila sa mga mahal sa buhay at ang matipid na rasyon. Para makatulong sa ating mga tropa, sinimula ng isang grupo mula sa private sector ang Operation Freedom Land. Pakay nitong makalikom online ng $15,000 o mahigit 656,000 pesos para lalo pang maging self-sufficient ang mga sundalo nagbabantay sa Ayungin Shoal at iba pang teritoryo sa West Philippine Sea. Ilan sa kanilang balang ipamahagi, karagdagang solar-powered desalination systems para mainom ng mga sundalo ang tubig dagat. At aquaponics garden para pwede na magtanim at umani ng gulay ang ating mga tauhan kahit walang lupa. Higit sa lahat, maghahatid daw ang Operation Freedom Land ng mga pangunahing pangangailangan sa Isla ng Pag-asa na bahagi ng Kalayaan Group of Islands sa Spratlys. May komunidad kasi rito na may hindi bababa sa 300 Pilipino. Bibisitahin namin yung pinaka stronghold ng Pilipinas, which is Pag-asa Island. We will be providing them with goods. And we're also going to provide them with the means na para they could become sustainable. For people who are interested in helping, they could visit our page. Our main page is It's No Fun in Pag-asa. Nagpapasalamat ang Armed Forces of the Philippines sa suportang ipinapakita ng mga sibilyan. Mahalagang morale boost daw ang maramdamang sinusuportahan sila ng ating mga kababayan. Bagamat kompleto sila, welcome sa atin na makatanggap ng anumang tulong. At nakikita namin yung patriotism, love of country ng ating mga kababayan. Joseph, dagdag ni Colonel Sagala, ang SOP ay 3 buwan na troop rotation ay kasama na rito yung supplies na tatagal sa ganong period of time. Joseph. Alright, so magkano na yung naiipon ng grupo so far? Sa ngayon, out of $15,000, meron ng $1,500 at may iba't ibang levels yan. Depende sa iaambag mo, meron ka makukuha ang iba't ibang perks like libreng t-shirt or part ka ng documentary na ginagawa ng grupo. Joseph. Gusto ba nilang pumunta doon sa mismong Ayungin Shoal? Mm-hmm. Kasi parang hindi ba medyo security risk? Kasi nakita naman natin yung experience before when yung may mga group of media persons na sumama sa pagde-deliver ng goods. Medyo hindi maganda yung naging karanasan. Mm-hmm. May conversations din na magdadala roon ng makakalap nila ng mga supplies and iba't ibang needs, although may coordination pa ngayon sa mga otoridad about this, Joseph. Okay. Para dun sa mga gustong tumulong, paano ngayon pwede nilang gawin? Mm-hmm. Yung main page nila yung No Fun in Pag-asa, just mm-hmm. to emphasize na kailangan nila ng tulong. You can search it in Facebook. Meron din silang isang page, we call this Indiegogo. Dito mo makikita yung pledging na magaganap. Makikita mo yung iba't ibang benefits na makakuha mo sakali mag-aambag ka ng konting financial help, Joseph. Alright, magkano yung minimum? Meron doon minimum na nakita natin, $10. Yun yung part ka na nung project talaga, bawat updates makakatanggap ka, Joseph. And meron din $2,000, posibleng maging hands-on ka doon sa bawat gawin nilang steps, Joseph. Alright, maraming salamat. Bam Alegre.